bihira natin mabalitaan si Kenta Pen tungkol sa usapang gilas. Siya ay parte ng 23 for 23 na nilista noon ni Cuscot Reyes. Siguro at one point ay makakabalik siya papunta ng Pilipinas. Ang tanong, madali bang bumalik? We understand na si Tapin ay nasa New Zealand na kung saan ay maganda at kontrolado ang sitwasyon mula pa noon. Kaya risky talaga ang mag-travel. At pagdating naman sa karatig bansa ng New Zealand na Australia, ay maraming nagtatanong bakit nga daw hindi kasama si Kai Soto sa qualifiers ngayong buwan. Well, yun din ang sagot. Makakaalis pero baka mahirapang makabalik. At baka maulit na naman ang nangyari sa Ignite. Sayang nga naman dahil nagsisimula na ang momentum ni Kai ngayon sa NBL. Pero pagdating naman sa kanyang teammate na si Hyrum Harris, ay kasama ito sa 21-man pool ng Tall Blacks at pinayagan itong umuwi. Bukod sa malapit sa Australia, ay limitado pa ang kanyang nakukuhang minuto sa Adelaide 36ers. Kasama rin sa pool ng Tall Blacks si Stan Samuel, ang dating import ng Lasal, ngayon ay isang developmental player ng Brisbane Bullets. Pwedeng-pwede siyang sumama sa kanilang national team dahil siya ay isang developmental player na walang regular minutes na katulad ng ating kababayan na si Kai Soto. And speaking of kababayan, narito ang pahayag ng dating Gilas cadet na si Kenneth Tuffin kung ano nga ba ang kanyang plano. Sa Gilas nga ba siya o sa Tall Blacks? Ken, if you're eligible for not only New Zealand but the Philippines, have you had any approaches yet whether you'll play for either national side? Yes, I have. It's come up quite a lot. Obviously with people asking as well, but I've had a couple talks with some higher up people about this, but yeah, I've kind of just given the same answer, whereas, you know, I'm not shutting the door on anything just yet. I just kind of want to establish my own personal professional career first before I look at committing to either country. Yun na siguro ang sagot kung bakit siya wala sa Gilas o sa Tall Blacks. Gusto niya ma-establish ang kanyang professional career. Nakikita niya raw ang kanyang sarili na maglaro ng professional basketball sa Pilipinas, particular sa PBA, at meron din option na bumalik sa New Zealand. Noong nakarang NBL New Zealand season, nag-average si Tuffin ng 8.5 points per game sa 22.8 minutes kada laro. At least may 2 points kada game na may 49.3% beyond the arc. Kaya isang legit na 3-point shooter itong si Kenneth Tuffin. Big guard, maayos dumipensa, kaya sulit talaga ang kanyang lalaro ang team. Inaasahang magbabalik si Tuffin sa pagbubukas ng bagong NBL New Zealand season. Doon din sa kanyang current team at defending champion na Wellington Saints.